good morning. Yeah, good morning. So, pagising sa umaga, ang morning routine ko is yun, magpapasalamat kay God. So, mag-pray muna ako, guys, ha? Magpasalamat tayo dahil na nagising tayo at we have a new life. So, just wait for a second, guys. Mag-pray muna tayo. Amen. Ayan, guys, good morning. So, ayan, yung iba vlog lang natin today is kagigising ko lang talaga. Wala pang hilamos, wala pang everything. Okay lang, kasi lalabas ako mamaya. Pagkatapos natin may chika, so, I'll do my morning routine, maghilamos, mag-toothbrush, ayun, pupunta sa banyo, and then prepare my breakfast. So, nandito tayo ngayon sa kwarto ko sa boarding house because yesterday is my holiday tapos ngayon is babalik na ako sa amon. So ko muna yung ilaw. Ayan, good morning. Ayan, guys, good morning. So wala pa tayong hilamos, no? So this is our beauty in the morning. Yeah, sabi nila makikita daw ang totoong beauty sa umaga. Oh, yan daw ang totoong ganda. Kasi wala pang hilamos, walang makeup, walang everything. Walang everything. Walang panty. Joke. Good morning, guys! Welcome to my channel, Chan, FW channel. Ayan, so nandito tayo sa boarding house ko. This is my boarding house. At dahil magwi-winter na, autumn na ngayon, pero malamig na siya, guys. So, ito ang kumot ko, doble na siya. Ganito kakapal, and then may ganito pa siya. So, kasi dito sa loob ng kwarto ko, walang heater. Meron kaming heater, guys, sa labas, sa sala. Pero dito sa kwarto ko, walang heater. Pero gusto ko siya kasi para kang naka-aircon. So, di ba maganda kasi masarap, di ba, matulog pag may aircon ka. Kasi sa Pilipinas, pag wala tayong aircon sa bahay, di ba mainit? So, ginagawa natin is meron lang tayong electric fan. Pero pag may aircon tayo sa Pilipinas, tayo dito, masarap ang tulog namin. Pero yung bahay ko sa Pilipinas, wala kaming aircon. Pero sa mga ate ko sa Davao, ate ko sa Cagayan, meron silang mga aircon. Ako lang walang aircon. Kasi nga, poor, and then, yung hindi pa tapos yung isang bahay ko, pero may sabay, napunta tayo sa bahay, no? Okay, anyway, it's not all about my bahay sa Pilipinas. Yun, ikwentuhan lang tayo sa holiday ko not tomorrow, yesterday, kasi nga day off ko. Ayan, so, sa umaga, guys, yun, normally, magpapasalamat tayo kay God na sa new life na binigay niya sa atin. Kasi, syempre, di ba, hindi lahat, we are so blessed if we get up in the morning na healthy and buhay pa tayo. Kasi for a million people or billion peoples in the world, hindi po lahat nagigising ng umaga and healthy. We know that one. So we are so blessed if we wake up in the morning that we are healthy and still alive. So, yung unang gagawin natin is, syempre, magpapasalamat sa Panginoon, magpapasalamat kay God, na nakagising pa tayo for the new life. So, yan po yung morning routine as an OFW. Kasi kahapon is day off ko, holiday ko. So, ang dami-dami kong ginawa kahapon, guys. Char. Kasi nga, darating na yung big event namin sa IMG Gala Night. So, abangan nyo, guys. Of course, hindi mawawala yung paggawa ko ng vlog.
on that day, I hope meron akong time sa pagkuha ng vlog that day. Kasi nga, busy kami sa event. So, I hope, of course. Kasi gusto ko rin i-share sa inyo, di ba? Alam nyo naman na member ako ng IMG International Marketing Group sa Pilipinas. But we are here in Turkey, mga OFW dito sa Turkey. So, marami kasi kami dito ang member. Kaya we do an event every year, December or November. Sa ngayon, November namin ginanap kasi marami sa amin ang uuwi sa Pilipinas. Welcome to the Philippines. So, babakasyon din po ako sa Pilipinas kasama ang mga anak ko after COVID, kasi nag-start yung COVID is 2020, right? Tapos, yung time naman na yon kababalik ko lang dito sa Turkey. Kasi nagbakasyon ako sa Pilipinas December 2019. Tapos, bumalik ako January 2020. Yun yung panahon na pumutok ang vulkan. Remember that one, guys? Grabe, as in, na-stranded kami at that time sa airport. Ayusin ko lang ng konti yung buko. So, na-stranded kami at that time sa airport kasi pumutok ang vulkan. At the good news is, buti na lang nasa airport na ako at that time. I mean, sa Maynila na ako kasi I'm from Cagayan de Oro. So, madaling araw yung flight ko Cagayan de Oro to Maynila. Buti na lang at that time is madaling araw kasi kung tanghali yung flight ko, canceled lahat, diba? At that time, canceled lahat ng flight kasi tanghali yon nung pumutok ang vulkan. So, if ever na late ako ng flight sa Cagayan de Oro to Maynila, hindi ako makakasakay ng flight ko the next day kasi canceled yung time na yon. So, di ba, nag-antay kami ng for the following day. Alam nyo guys, ang ano pala, parang kasi at that time, syempre cancel lahat ang flight, edi lahat ng tao sa airport, yung malapit lang yung bahay nila sa Maynila or most of the passengers nag-hotel. Kami that time, hindi kami nag-hotel. Doon lang kami natulog sa airport. And then, yun, walang katao-tao. Konti lang yung tao nasa airport. Parang yun, di ba? Yung paano na pala yung ang COVID noon at that time kasi January yon nung pumutok ang vulkan, tapos nag-start naman ang COVID is February March, actually, di ba sabi nila December daw or January, I think December nag-start yun sa China, pero hindi lang nila nilabas sa social media or sa media, so nag-spread siya ng February hanggang naging worse nung March. Kaya March dito naman sa Turkey is yung time na rin yun na nag-cramming na yung mga tao, kasi I remember that time na pumunta pa kami sa friend ko kay Tonet sa bahay nila kasi late celebration kami ng birthday ko sa bahay nila. At that night talaga nung nag-celebrate kami, alam ng madam ko kasi na pupunta ako doon sa bahay ng friend ko. As in, tinawagan ako. Sabi niya, Chan, can you go home right now? As in, right now. So, you can take a taxi there from your friend's house to our house. Kasi nga, nag-cramming na yung mga tao that time kasi ang dami-dami ng infected sa COVID at that time, 2020. So, ayun. Ngayon, makaka-uwi na kami. Marami naman nakaka-uwi pero ako. Yun, after that one, so ngayon pa lang December ako makaka-uwi, makakasama ang aking mga anak sa Pilipinas. So, ayan guys. So, yun. Ang buhay namin dito sa abroad, OFW. So, ayan, mas maganda pag may boarding house kasi nakaka-relax ka talaga. So, yun, wala. Pag winter na kasi, medyo naka-winter tayo, pajama, para hindi malamig. At saka, pakita ko na rin yung socks ko. Ayan, winter socks. Ayan, winter
socks na ka-Christmas kasi pag hindi ka naka-socks, ang lamig-lamig. So, hindi ka talaga makakatulog, tsaka ano, talagang ano. So, tanggalin ko yun yung socks ko. Yan. Para ano. So, yan lang guys, yung buhay-buhay natin dito sa abroad. Mahirap na, pero masaya. Of course, dahil para sa ating mga anak, mga mahal natin sa buhay, kailangan nating maging strong. Kasi kung yung pagiging ano natin, yung homesick ang hindi natin kayang laban. Alam nyo guys, dun yung first abroad ko, di ba, sa Hong Kong. As in, 3 months, pag tinatawagan ko yung mga anak ko, hindi ako makasalita ng ano. Pag naalala ko yun, naiiyak ako. Umaga dapat masaya. Pero pag naalala ko kasi yan, guys, yung first abroad ko, talagang naiiyak ako kasi ang hirap talaga sa abroad. Yung first na mapalayo ka sa mga anak mo, gabi-gabi ka talaga umiyak, guys. Gabi-gabi talaga ako umiyak noon. Tapos, hindi ko makausap ng maayos yung mga anak ko pag tumatawag ako sa kanila kasi yung ano na, hindi mo talaga kaya. Kaya, alam nyo, mahirap sa mga, marami sa mga OFW talaga yung nadi-depress. Depress? Alam mo, dito. Yun. Akala ko, ano, nakamove na ako. Hindi, kasi pagdating talaga sa pamilya, diba? Kahit naman gano'n natin, tinatry na maging okay ang lahat. Pero, yun, pag yung namimiss mo yung mga pamilya mo, parang ayun yung pinaka-down moment natin. So, ayun, laban lang. Merry Christmas. So, ayan guys. So, ayun. Umaga. So, babalik na ako ngayon sa amo. Balik ako sa work. Ayan, masaya naman. Kaya yun lang ang ano natin. Ayan. Laban lang, kaya yung mga anak natin dyan sa Pilipinas, magpakabait kayo. Kasi yung mga mama nyo dito sa abroad, hindi madali yung buhay namin. Andun yung hirap sa trabaho, pero mas mahirap yung nangungulila kami sa inyo. Gusto namin kayong makasama, yung mga anak namin, yung may mga asawa, gusto din nila may mga asawa. Kasi wala na akong asawa kasing uuwian. Wala na kasi akong kasama. No? So, makabiling bahay na guys yung asawa ko. But it's okay. It's a part of life. So, ayan. Thank you so much for watching my vlog. So, ito lang po yung buhay naming mga OFW dito sa abroad. So, gano'n man kahirap ang buhay. Tuloy-tuloy lang para sa mahal natin sa buhay, mahal natin para sa ating pamilya. Maraming salamat and advance Merry Christmas! Good morning! Thank you for watching my vlog and I hope kita-kita tayo for my next vlog. Maraming salamat! Thank you guys and may the Lord God bless us all. Bye! Thank you!